Malaking tulong sa pagpawi ng pagkabagot ang panonood ng mga patok na video sa social media. Tulad na lamang ng nauuso ngayon, ang 16 bars at 24 bars challenge. Ibig sabihin ng 16 or 24 bars challenge, isang rap challenge na kung saan ang 16 or 24 bars na tinutukoy ay ang bilang ng linya sa buong rap. Ilan sa mga netizen habang bored sa quarantine, nagbagsakan ng malulupit nilang banat tulad nitong 24 bars challenge na rap ni na Ronson Kalinisan. Masigabong palapakin sa aking pagbabalik dahil hindi makalabas, magsusulat na lang ulit habang naghihintay ng tulong sa may orasan sa amin di maiintindihan hanggat hindi mo babasahin. Ang sabi ko ay kumilis kapot ang puro kain sa harap ng banat sa leto na bandila tayong samin. Ang mga kababayan niya halos di na makakain, natatakot at ang makipagkapwa tao sa amin. Talagang nakakaloko ang kaganapan ngayon, para bandi pa namulat mas nagtago sa kahon yung mga taong kailangan sa ganitong sitwasyon. Nagtatagong parang sa stick, di matagpuan ngayon. At si Dance Gonzalez. Teka grabe, ang dami ng mali talaga sa mga tao. Talaga namang di ko matandya, pinupo na mga maling nagagawa ng iba. Ba't di ka mag-isip ng maitutulong mo, diba? Dumadami na nga ang bilang na namamatay. Napakarami pa rin talagang mga pisaway, di makatiis sa tawag ng kanilang atay. Tamang toma, kapag wala nang nakabantay, wala sa isip nila ang kanilang kapakanan. Wow! Ang iba, 16 bars challengers naman, na iba ang naisip na gawin. Gaya nitong si Jimbo Rondina. Dumating na ang ating kinakatakutan, COVID sa Pilipinas, tuluyang kinapitan. Lahat pwedeng dapuan, mahirap at mayaman. Kaya bilang magulang, gabayan ng kabataan. Para ang sakit na to, wala nang ang ibang dapuan. Sundin na lamang natin ang payo ni Kapitan. Para di naman ito sa ating kinabukasan, magtulong-tulong tayo at ito ay wakasan. At taas kamay ako at ako'y sumasaludo. At ang isa pang palaban sa 16 bars, isang magiting din nating bagong bayani, ang garbage collector na si Anthony Humadyaw. Real talk, aking bitaw, walang halong pag-aangas. Frontliner din kami na hindi umaatras. Basurero mong nilait dahil yun ang totoo. Tapak-tapakan kutsain, pero okay lang yung bro. Mga pulis, mga doktor, mga sundalot, bombero. Pagtapos naman nila gumaganap ay basurero. Anong nangyari sa tinapon mo? Bakit biglang nawala? Bakit ang linis ng paligid mo? Parang bang may himala? Parang biglang na tulala. Kasi ngayon mo lang nalaman sa gitna ng kahirapan ito kami at lumalaban din yung man napapansin. Kasi mahina ang bukote, dapat pang halungkatin para makain ang kamote. Di na bale, basta mga kukang di lalabas. Bago muna sumuway, sundin muna ang batas. Para di ka mautas, isang mahinang nilalang. Di ako nagbibiro, suutin pa ng galang. Kaya pislang, ito ang dapat nating susundin. Marami nang nagsakripisyo, di mo kayang banggitin. Mga magiting na doktor, mga sundalo at pulis, mga frontliners pang iba, sobra na akong magtiis. Mga pamilya na miss kasi humaba na ang araw, kasamang mahal sa buhay. Balang araw malungkot yung iisipin, pero dapat lang tibayan ng loob. Para sa lahat ng ating kababayan, dapat ding pasalamatan ng lahat ng tumutulong. Mga tapat na gobyerno Pilipino ay isulong tulong-tulong. Wasakin ang koronang nagpahirap, oras na mahuli kita. Ikokompa kita sa track, mahaha. Pinapatawa lang kita, ganyan kami kung magbiro. Tumibay lang bawat isa at bago pa ako magtapos sa 16 bara kung ito. Huwag kalimutang magdasal sa mga katulad ko, time. Ang laking tondo na si Anthony, araw-araw lumalaban sa hirap at walang sukuan sa pangarap. Ang maganda pa, isa siyang proud basurero. Deadma sa sinasabi ng iba dahil para sa kanya, marangal ang trabahong ito. At take note dahil sa pagbabasura na pag-aaral pa niya ang tatlong anak niya. Tunay na nakakabilib, di ba? Ngayong umaga, mas bibigyan pa niya tayo ng inspirasyon ang ating basuhirong talaga namang may laban sa tugtugan. Anthony Humadyaw, live sa Magandang Buhay! Ayun at magkwentuhan.